Isang pinagpala at magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood. At true enough na ang araw na ito o gabing ito ay isang special na gabi para sa ating lahat. Dahil meron po tayong special na guest at medyo malayo-layo pa po ang pinanggalingan. Wow, kala mo nag-travel. And salamat po sa ating po mga nanonood at excited lagi kapag Webes. At inaabangan po ang ating gawain sa Women's Cafe Forum. At kami po, we are excited as well na makasama at makapiling po namin kayo. At natutuwa po ako, nakompleto din po kami with Ma'am C and Sister Grace. Kaming tatlo ay nakompleto ngayon. At nakakatuwa po ang mga pagkilos at gawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya po, please pakishare po ito sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga GC, sa inyong mga kapamilya, mga kaibigan. At paki-upload po lahat ng mga na, ay paki-comment po, magbigay po kayo ng comment, mga testimonies po, paki-post po sa ating comment section. Kaya po, magandang gabi po muli. Kasama ko po Sister Grace and Sister Mamsie. At sila po ay babati bago po natin ipakilala ang ating special guest. Sige po, Sister Grace. Ayan, good evening po. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng Women's Cafe Forums. So, kamusta po kayong lahat? So kagaya po ng sinabi ni Sister Jen, ang gabing ito ay very special dahil bukod sa meron tayong napakagandang guest mula sa BND Morong, napakaganda rin po ang topic na pag-uusapan natin ngayong gabi. Itong topic natin ngayong gabi, it's something really touches my heart po talaga. So sa lahat po ng mga nanonood, mga kaibigan, or sa lahat ng mga tao nakakaramdam ngayon ng mga panghina, naisip rating sa inyo ng ating Panginoon, be still, be calm, God is in control. So, ako po ay naniniwala after po ninyong mapanood itong Women's Cafe Forum, kayo po ay mabe-bless, you feel comforted, you will feel na yung spirit po ninyo mare-regenerate. So, sa lahat, huwag po nating kalimutan na i-share po yung gawain natin. So, pagpalain po tayong lahat. Thank you, Sister Jen. Salamat po, Sister Grace. Mamsie, bahati po tayo. Yan, hi Sister Jen, Sister Grace, Sister Michelle. Again, welcome po. Ayan, welcome na yung Sister Jen kanina namin si Sister Michelle no naka-off offline pa kami. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga ni Sister Jen, excited sabi ko kay Papsi kanina, dati naninibago ulit ako. Parang ang tagal ko nang hindi naka-join. Oo, so nakaka-miss kaya sabi ko talaga natutunan ko rin to kay kay Sister Jen, kay Sister Tess. Sabi niya minsan, oo lang ng oo sa Panginoon. Ayan. Pag in-invite ka sa gawain, oo lang ng oo. Kasi it's always a privilege doing things para po sa ikakaluwalhati na ating Panginoon. So, samahan niyo po kami, hindi na po namin patatagalin yung pagbati kasi napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. So, again, sabi po ni Sister Grace, paki-share. Ayan, sige po, magandang gabi po muli, Sister Jen. Thank you. Ayan, salamat po, Mamsi. At ngayon naman po, bago po natin hinga ng pagbati, papakilala po natin ang ating special na guest ngayong gabi. At katulad po kanina, nagkakwentuhan na po kami. Medyo kinakabahan, pero alam po natin, ito po'y parte lamang at marami po siyang ibabahagi po sa atin. Ayan, ating pong special guest for tonight, katulad ng sabi ko kanina, malayo pang pinanggalingan. Siya po ang ating pong mahal na may bahay at maganda, mabuting may bahay ng ni Pastor Rodel from BND Morong. Welcome po natin ngayong gabi si Sister Michelle Pantaleon. Sister Michelle, bati po kayo. Amen. Maraming salamat sa inyo, Sister Jen. Magandang gabi po sa lahat po ng taga Biñan, BND Biñan, taga Green Hills, BND Green Hills, Muntin Lupa, and Morong Rizal. Ayan, magandang gabi po at salamat po sa pag-invite sa akin. Isang malaking opportunity po ito para sa akin. At salamat po. Nawa po ay ma-inspire ang ibang tao sa akin pong patotoo. Salamat po sa inyo. Thank you, Sister Jen. Maraming salamat po. Salamat po, Sister Michelle. At bago tayo dumako, Ma'am C, sa ating panalangin,
Batiin po muna natin yung ating po mga kasama. Bilis pong tumaas na ating mga viewers dahil nakita nila ibang ating guest ngayon. Ano po? Kaya marami po nakaabang. Hello po, Pastor Zong. Ayan, sabi ni Pastor Zong, maraming kape ang mauubos ngayon. Ayan. Totoo po, maraming kape. Ready ba yung mga kape niyo po dyan? And hello, Sister Karen. Ayan, sabi po niya, hello, Ma'am Shees. As a guest na si Sister Michelle. God bless po. Ayan, salamat po, Sister Karen. And also, Brother Angelo. Ayan, lagi nating masipag yan na supporter si Brother Angelo. Glory. And Ate Pasi, hello po. Ayan, salamat po ha. Salamat din po sa pagtatag, Sister Diana. Sa inyo po mga kaibigan, mga kapamilya, ang ating pong gawin to. We have already 21 live viewers. At napakaganda po na ating pag-uusapan. Magiging makabuluhan na mga usapan po natin ngayong gabi. Kaya simulan po natin, Ma'am C, sa panalangin. Okay, let's pray. Naanayahan ko po ang lahat at yung mga nanonood din po to prepare ourselves, to prepare our hearts as we pray together. Lord God, thank you for this wonderful evening. Thank you for the day that was, O Jesus. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil nandito po kami sa state ng aming buhay ngayong araw na ito wherein we have a chance to glorify your name. We have a chance to tell stories, O God, kung gaano ka po kabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, thank you for this opportunity na binibigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, to share our stories, to share the pain, to share the glory, O God, to share the blessings na ipinakita mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, abutin mo po ng iyong banal na kamay, O Jesus, ang bawat isa, lahat ng nanonood, lahat ng makakapakinig, hindi man ngayon, Panginoon, sa mga susunod na araw na makita nila kung gaano ka po kabuti sa buhay nila. Hindi lamang sa panahon na masaya, hindi lamang sa panahon na walang problema, bagkos at higit sa lahat sa panahon na ang puso po namin, Panginoon, ay broken, na kami po ay broken, O Jesus. Lord, we thank you. Ingatan niyo po, kasihan niyo po ang bawat isa sa amin, kami pong apat, Panginoon, na ang lumabas po at mamutawi sa aming mga bibig, O Jesus, ay ang salita na magmumula sa iyo, na nagmula sa iyo, Panginoon, at hindi po sa isip lamang namin, O Jesus. Wala po kami ibang panalangin ngayong gabi, kundi marami pong maabot. Maraming matutunan ang bawat isa sa makakapakinig at makakapanood po ng programang ito, O Lord. Bless them, O Jesus. Bless them, O God. And makita nila kung ano po ang nakita namin, O Jesus. Kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami iniingatan despite and in spite of everything, yes, O Jesus. Lord, we offer you tonight, we offer you this this evening, O Jesus, yung gawain ito, Lord, dinataas namin sa'yo. And thank you, Jesus. We love you. We glorify your name, O Lord. Gabayan niyo po kami. Ingatan ang bawat isa. Mag-enjoy ang bawat isa, O Jesus. Yes. And matuto po at ipamuhay namin ang matututunan namin ngayong gabi. We give you back all the praises, O Lord. All the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Salamat po, Sister Rachel, Ma'am C, sa inyo po panalangin. Amen. At sa mga bago po na pumasok sa ating pong live stream, and welcome po sa ating pong gawain sa Women's Cafe Forum. Please, makayo po ay makasama namin hanggang matapos po ang ating gawain. Yeah. And 25 live viewers, salamat po ha. And my Mama Ellen is also watching yan. Salamat, salamat. Pakishare po muli sa inyong mga kapamilya at kapatid at kaibigan. Amen. Simula na po natin. Amen. Katulad nung panalangin ni Ma'am si kanina, hindi lang sa oras na tayo po ay maligaya, masaya, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Minsan masarap magkwentuhan yung mga success stories natin. Eh. Amen. Masarap yun. Pag magkakasama kayo, nagbabanding kayo, ang pinagkakwentahan nyo, yung masayang nangyayari sa buhay mo, masayang mga nang ginagawa ng Diyos, mga blessings na naranasan po natin. Pero in times na kapag po ba tayo nakakaranas ng pain, ng mga sakit, amen, madali po ba sa atin din na lumapit at magkwento sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at lalong higit lumapit sa ating Panginoon. Kaya po ngayong gabing ito, ang ating pong topic, pinagmagatan po natin, when you are hurting or when you're hurt.
Amen. Ang sakit noon, Sister Jen. Topic pa lang, oh. Sakit na. God bless. Yan. Pero dahil po dun sa mga sakit na ating pong nararanasan, lagi na pong may nakahandang pangako ang ating Panginoon. Yun ang maganda doon. Ano po? Lahat ng ating mga sakit na nararanasan, meron ng katapat na solusyon, meron ng katapat na pangako, meron ng katapat na pagmamahal at pag-ibig ng Diyos dun sa bawat nararanasan po natin. Kaya simulan po natin sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia in Psalms 34 verse 17 to 18. Ayan, Psalms 34 verse 17 to 18. Ayan, sabi po dito, the righteous cry out. Sa NIV po ito, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sa ibang version, with a contrite heart. Lahat po tayo nakakaranas ng iba't ibang sakit. Lahat po tayo nakakaranas at dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. Maaaring sabihin natin, hindi magkakapareho yung mga sakit, hindi magkakapareho yung mga pinagdaanan nating trials, hindi magkakapareho, hindi natin kayang sukatin. Maaaring mas mabigat yung kay Mamsi, sa akin naman po ay parang sabihin ko na, okay lang yan, dadaan lang yan. Maaaring kay Sister Michelle, hindi natin inaasahan yung mga nangyayari po sa kanya. Pero lagi pong may sagot ang ating Panginoon. Amen? Amen. Katulad po Amen. Sa ating inaasa. Ang sabi po dyan, the righteous cry out and the Lord hears them. Doon pa lang po, ang ganda na nun. Ang sabi, the Lord hears them. So naririnig Amen. Po pala tayo na ating Panginoon. And God is always listening. Amen? Amen. Sabi po dyan, lagi pong nakikinig at naririnig po tayo ng ating Panginoon. Kasi sa ating mga pinagdaraan po natin, iba't iba po kasi yung tao, di ba, Ma'am, si Sister Grace, Sister Michelle. Kung paano natin i-handle yung mga pagsubok, yung mga sakit, amen, yung mga trials na ating pong nararanasan. Different po tayo kung paano natin sila hawakan, kung paano natin sila tayuan. Amen. May mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Amen. May mga taong mapanakit. Ayan, mapanakit na tao, di ba? Ayun, minsan nagbibigay po sa atin ng mga pain eh. May mga, and mismo, minsan sa sarili natin mismo. Amen. We are battling with ourselves. Amen. Yung mga ating po nararanasan. Sabi nga po, di ba, nagiging trending na ngayon, mga hiwala yan na yan. Kaya po pala, last week, kaya po tayo nag-premiere about marriage. Kasi nga po, gusto nating bigyan ng ano, kahalagahan, diin, kahalagahan. Amen, yung marriage, because Amen. It is a gift from God. Amen. So balik Amen. Po tayo, when we are hurting, ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang una nating dapat gawin? Amen. Kapag po tayo nasasaktan, kapag po tayo dumadaan sa mga pagsubok, kapag po tayo ay nakakaranas, amen, sa feeling mo wala ka ng lunas, feeling mo wala ka ng pupuntahan, amen. So, nandito ang mga salita ng ating Panginoon, nandito ang mga pangako ng Diyos na ating pong pag-uusapan. Kaya dyan po iikot ang ating pong, ngayong gabing ito ating pong gawain sa mga pangako ng ating Panginoon, even when we are hurting. Amen. Amen. Kaya simulan po natin. Amen, Sister Grace. And simulan ko na po sa iyo, ha, Sister Grace. Ha? Kasi sayang ang lipstick eh. Yeah, Sister Grace, kumusta po? And may pagkakataon talaga naman po eh, no, hindi natin maiwasan na tayo po ay nasasaktan, na tayo po ay nakakaranas ng pain. Ano po ba ang mga iyong mga ginagawa kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganun? Sister Grace. Ayan, thank you for that wonderful question, Sister Jen. Wow. So, ayun po, nung binigay ni Sister Jen yung topic natin ngayon, tinanong ko po talaga yung sarili ko eh, ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan? So, ano ba yung dapat natin gawin pag nakakaramdam tayo or na-experience natin yung mga sorrow? So, kagaya na sinabi ni Sister Jen, maraming dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Pwedeng failure, mga challenges. At ang isa sa mga nakikita ko po talaga, magpo-focus ako si Sister Jen dun sa word. Let's appreciate, let's accept the fact na yung word talaga can hurt people. So, sabi di ba po, yung mga salita, mas higit pa yan na matalim, na kutsilyo, mas malakas pa nga daw po yan sa suntok. Yung sakit na naidudulot ito sa puso natin. So, bakit tayo nasasaktan ng mga salita? Kasi, kagaya kanina, nabanggit ko kay Sister Jen,
yung salita kasi minsan nakakasakit siya dahil dun sa content. Dun sa laman po ng salita. Sa laman ng sinasabi niya. Or di ba yung face value ng sinabi or yung meaning ng sinabi niya. Siyempre, yung ibang salita, nakakapagbigay po siya ng comfort, nakakapagbigay siya ng happiness. Pero yun po eh, yung salita po talaga, kaya dapat maging maingat po talaga tayo doon sa mga word na binibitawan natin. Kasi totoo na nakakasakit po ito. Or yung intention, bakit kaya, sabi nga, di ba, yung salita, mas nakakasakit na siya. Or mas higit na nakakasakit pa siya pag yung sinabi. Siguro yung intention, bakit sinabi? Or yung layunin ng words. Kasi di ba sabi, minsan, yung layunin natin, nakaka-damage siya, nakaka-destroy, di ba? Sabi nga po sa salita ng Panginoon, di ba yung sa James, ito may note po ako. Sabi sa James 3, verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes create those. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So, napakaganda po ng message ngayon, napakagandang reminder. So, dun po sa binasa ko po doon sa James 3:5, pinapakita po doon, parang hinahalintulad po doon, na kagaya po sa maraming gubat, pwedeng maglayab po yung isang gubat sa isang kislap lamang daw ng apoy, dahil lang po sa maliliit na apoy, na pagmumulan, or sa pagmumulan na kung paano siya pwedeng lumaki. So, ganun din po yung sugat eh, na nililikha po ng mga salita. Marami po siya nang dumadami hanggang sa makasira. Diba sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Proverbs, napaka makapangyarihan ng salita. Maaari siyang pumatay, maaari siyang makasira, maaaring dumiba, or maaaring makapagpahina dun sa mga taong malalakas. So, yun, maraming dahilan po talaga kung bakit tayo nasasaktan. Dahil sa mga unkind, harsh, cruel words. So, napakarami dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng sakit. Bukod doon sa mga physical na nararamdaman natin, kagaya nga nung sinabi ko, mas masakit pa rin eh. Yung talagang mga pananalita, yun po. So ako, personal experience ko po, kapag ako po ay nakakaramdam or nakaka-experience na nasasaktan talaga ako, yun po talaga, praying. Nakaka-comfort po talaga yung nakakausap po natin yung ating Panginoon, yung iiyak mo sa Kanya, lahat. So ngayon, sabi po ni Sister Jen kanina, magbasa tayo ng mga salita ng Panginoon na nakakatulong po talaga eh, na para tayo lumago. So, like, makipag-usap tayo doon sa mga alam natin na mga tao na nakakapag-lift up yung spirit natin. And ayun, makipag-date po sa asawa natin. So, ayun. Truly, same hurting. When you're hurting, nabibig mo yan ng mga asawa natin. Ha? Makipag-date sa mga asawa natin. So, magandang bonding din po yon. Mas nagiging strong yung relationship po ninyo. Kasi very open po kayo sa isa't isa. So, napakaganda po talaga, promise, ng mensahe natin ngayon. Kagaya po ng sabi po kanina na nakaka-comfort po siya ng puso. Di ba sabi po dun sa binasa natin kanina, sa binasa po ni Sister Jen, na when the righteous cry for help, nandyan lang po yung Panginoon eh. Sa lahat ng trouble, amen, challenges, pain na meron tayo. Sabi ni Sister Jen, the Lord is near to the brokenhearted. At isa-save niya yung mga spirit natin na nanghihina. So, ayun, minsan sabi, di ba sabi nga po kung sino pa yung mga nagkukulang, kung sino pa yung mga brokenhearted, or yung parang nanghihina sa pananampalataya. Di ba, ayun pa po yung mas talagang inaabot, tinutulungan ng ating Panginoon. So, amen. Yung salita ng Panginoon, kunwari for example, nakaranas po tayo ng mga, ayun nga, na nasasaktan tayo, yung salita ng ating Panginoon eh. So makikita natin ngayon yung kahalagahan niya, yung kagalingan o yung husay ng mga salita ng ating Panginoon eh. Kasi yung salita ng Panginoon, iiwas. Naku, nawala. Nawala si Sister Grace. Amen. And sabi nga po ni Sister Grace kanina, amen, ano nga ba yung mga pinagmumulan, amen, kung bakit tayo nasasaktan? So isa din po dun sa, isa din, totoo naman po eh, diba? Isa din po sa mga pinagmumulan, minsan nade-depress po ang isang tao sa pamamagitan ng mga
salita na kanyang narinig. Amen. Hindi lang naman po sa mga nararanasan. Yeah. Welcome back, Sister Grace. Welcome back. Ito nga. Ito nga. So, nakipag-date ka na sa asawa mo. Nawala ka bigla. Nawala yung internet. Sige po, tuloy po, Sister Grace. Tuloy ko po. So, nasa na ba ako kanina? So, ayun, minsan, di ba, minsan di po natin talaga may iwasan. So, na nasasaktan tayo, pag nakakaramdam po tayo ng ganun, normal lang naman po na magalit tayo. Pero, natututunan ko po talaga eh. So, minsan talaga, nandun tayo sa laman natin. Pero now, nare-realize ko na huwag tayong madala talaga doon sa sitwasyon na meron tayo. So, natutunan ko na be quiet na lang po. Pray po talaga eh. Talagang, ayun lang po talaga yung makapagbigay ng comfort sa atin eh, yung panalangin. At wag po nating hayaan na masira po yung testimony kung paano po tayo binago na atin. Amen. Kasi totoo po, dati po talaga, masungit po talaga ako sa office po namin. Pero salamat sa Panginoon, unti-unti po niya tayong binabago. So, halimbawa may mga nakasakit sa atin, ipakita pa rin natin yung love, yung respeto natin sa kanya. Doon, nakaramdam pa rin po talaga tayo ng ines, disappointment. Pero, wala po tayong ibang babalikan kundi po yung ating Panginoon. Dahil amen. Wala talagang sasabihin ko po na ako po talaga ay nabubuhay under the grace of God. And I believe, ganun din po yung bawat isa sa atin na nanonood amen. Po ngayon. So, bumalik tayo sa ating Panginoon. Ayun po yung chance para makahingi tayo ng tawad sa Lord. Eh, na kagaya ko po, nakikita po ko sa lumalabas sa gawain ng katulad ng ganito. Nag-MC. So, kailangan maging extra, maging maingat po talaga tayo. Eh, na kahit meron tayo mga personal battle, struggle, in pain, dapat makita po talaga sa buhay natin eh, na tayo po ay pinagpala, na tayo po ay asin at ilaw. Diba? Ayun naman po yung unang natutunan natin, diba? Na dapat tayo, nung nakilala tayo, makakilala tayo sa ating Panginoon, dapat tayo ay nagiging pagpapala na rin sa ating Panginoon. So makita sa atin yung Christ love life. Mahirap, pero alam po na kayang-kaya po natin yun. So, sa bawat isa po na nanonood, kung ano man po yung rason po ninyo kung bakit po kayo nasasaktan, kailangan lang po nating alalahanin na tayo po ay anak ng ating Panginoon. Meaning, meron tayong tatay who will comfort us, mag-guide sa atin, tuturuan tayo, at meron tayong tatay. Like ito naririnig kay Ma'am C, meron tayong tatay na tutulong sa atin sa anumang pagsubok na meron tayo. Kahit nasabihin po natin na masaya tayo ngayon, kasama pa rin po natin ang ating Panginoon. Masaya, malungkot, lagi po natin kasama yung ating Panginoon. So, ayun po muna for now. Thank you so much. Amen. 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 Salamat, Sister Grace. At maganda po yun na meron tayong tatay. Amen. It's a reminder na kapag, di ba, it is also true in the natural. Kapag po tayo amen. Ay nasasaktan, una natin sasabihin, susumbong kita sa tatay ko. Amen. Ganun din po. Kaya po tayo may mga pinagdaraanan ang lagi pong naghihintay na lumapit po tayo sa kanya yung ating Ama sa Langit. Amen. Sige po. Salamat, Sister Grace. And bago po kayo, Sister Michelle, alam ko medyo kinakabahan pa yan. Ma'am, simula po ha. Sister Rachel. Yan, Sister Rachel. Thank you. Yung iaano ko lang siguro is, sorry, nagno-notes ako. Minsan lang talaga ako mag-notes. Ito yung umpisa pa lang, ang dami ko ng notes. So, umpisa pa lang kasi marami na akong napulot sa inyo. Sabi ni Sister Jen kanina, minsan may mga pare-pareho tayong sitwasyon, but we deal those situations differently. Kasi iba-iba yung dealing sa atin ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Parang kung paano tinanggap ni Sister Jen, sabi mo nga kanina, kung paano tinanggap ni Sister Jen yung same problema na na-experience ni Sister Grace or na na-experience ko or yung Sister Michelle, baka iba yung maging feelings niya. Doon pinapakita ng Lord na tayo ay unique sa paningin niya lagi. Diba? Parang sabihin mong nalagpasan natin pero in a different way. Kumbaga, iba-ibang ruta, ika nga. Pero at the end of the day, nalagpasan natin kasi lagi tayo na naniniwala na naipanalo na natin every battle. So that's point one. Ayan. Then, maganda yung sinabi ni Sister Grace, words can hurt people. Ayan, umalis, nag-walk out. Sa words can hurt people, yun yung siguro isa sa pinakamasakit na isa sa mga reasons kung bakit nasasaktan tayo. Sabi nga niya, is yung laman nung sinabi. Pero, nare-realize po ba natin na sometimes it hurts more
kapag depende sa tao na gumawa sa'yo. Sabi nga natin, the more we love the person, the more na mas masakit sa atin kapag sinaktan tayo or pinagsabihan tayo ng hindi maganda or nakagawa sa atin, nasaktan tayo, literally, whatever, sa paanong paraan man. Kasi sabi nga po nila, ako, lagi ko tong naririnig. And parang, ano ko na rin siya, parang sa life lesson ko, Sister Michelle, na parang, when you allow people to enter into your life, when you allow people to love you, you also are allowing them to hurt you. Parang without you saying it, na parang, oh, Rodel, saktan mo ko ha, kailang hindi. Kasi sobrang mahal mo si Pastor Rodel. So, kapag may nagawa siya, mas masakit. Kunwari, nagawa ko sa'yo yung nagawa na ni Pastor Rodel. Baka iba yung level of pain. Ito siguro yung sinasabi ni Sister Grace din, di ba? Parang sometimes, it's more than the word na sinabi mo eh. But how you say it, sabi nga niya kanina. And kung sino yung nagsabi sa'yo, no? So that's point two. And naniniwala din ako doon. So, we have to be really careful doon sa words. But sometimes, may mga pagkakataon na hindi talaga natin napipigilan. And let's also accept the fact na kapag rumes back tayo or kapag gumanti tayo, we also cause other people pain. So, ang ending niyan, hindi lang ikaw ang nasaktan, nakasakit ka din. And you have to acknowledge that situations na, ay, teka, nakasakit din ako. Diba? Sabi ko nga, ito favorite ko to sa mga na-share ko before eh. Ang mundo po, mga kapatid, ay hindi lang about sa atin lagi. Na tayo lang nasaktan, tayo lang nalulungkot. Kasi, sabi nyo nga po, meron at merong kanya-kanyang situations, meron kanya-kanyang battle ang bawat isa. So, bilang mga Kristiyano, as we always say that, as we always boast that, bilang mga Kristiyano, dun siguro natin madi-differentiate kung paano natin dinidil yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Meron din po akong i-note dito. Sabi ko, inano ko to, sinulat ko lang. Parang naisip ko kanina, no? Parang naririnig ko kay Sister Grace, words. So balik tayo sa words. Ayan. So kung gaano ka nasaktan dahil sa salita, bumalik ka din sa salita para yung sakit na yun maghilom at sa salita ng Diyos. Amen. Yun. So, yun po yung ano ko dyan sa ano. And wag mong hayaan, tama sa Sister Grace, wag nating hayaan na masira yung testimony natin because of Amen. Certain hurtful situations na na-engage tayo. Pero hindi po natin, lagi natin sinasabi to si Sister Jen, no? Hindi po invalid yung feelings natin. Laging valid yan. Emotion yan eh. Ikaw yan eh. Nakaramdam ka eh. But how you deal with that emotions after, diba? Parang paano ko ba i-deal to? Paano ko aanuhin yung utak ko na galit ako, nasaktan ako, pero mananatili po ba ako sa ganong sitwasyon? And hanggang gaano ko katagal mananatili sa sitwasyon na pwede kong sabihin galit ako at nasaktan ako? So I will pause muna po siguro with that kasi napulot ko lang naman yung scenario ko, napulot ko lang sa inyo. So medyo inano ko lang din po sa real life situation. So yun po. Amen. 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 Salamat po, Mami, sa mga pulot of the night niyo po. Ayan, salamat po. And ngayon po, totoo naman po yun eh. Iba't iba yung mga sakit, pero do not dwell, do not remain unsettled. Tama, Mamsi. Yes, amen. Huwag kang manatili na hindi naaayos yung sitwasyon mo. Sapagkat napakaganda ng pangaplano ng Diyos sa buhay po amen. Natin. Speaking of napakaganda, ay napakaganda ng guest natin at napakaganda amen. Ng testimony niya. Amen. Yeah, Sister amen. Michelle, the floor is yours, Sister Michelle. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang na-share po ng ating mga kapatid na Sister Grace and Sister Rachel at ganun din kay Sister Jen. Totoo po yun na sa akin po ay naranasan ko po yung tulad ng sinabi ni Sister Grace yung words na may mga taong nakasakit sa akin. Ako po bilang pastor's wife, marami pong nakasalamuhang tao. Sa church, may mga taong nakasakit at nalampasan po natin lahat ng inyo. Amen. At meron din pong, syempre, sa family,
sabi nga ni Sister Rachel na mas masakit kung kapamilya mo ang makasakit sa iyo sa mga pananalita. Pero nalalampasan din natin 'yon dahil mahal natin ang ating mga kapamilya. Amen. Amen. Ang i-share ko po sa inyo yung dumating po sa aking pain ay yung mawala yung anak ko. Kasi yung mga words and yung mga nakakasakit sa ating family or mga kaibigan, mga kapitbahay, napapalampas po natin yun. Amen. Amen. Pero yung pong dumating sa buhay namin, lalo na po ako bilang nanay, yung mawalan ka ng panganay mong anak. Sister Jen, sabi ko sa'yo, baka umiyak ako nito eh. Opo, okay lang po yan. Sabi sana ko sa akin, mangyari po kasi sa akin yung year 2021. Month po yun ng May. So, halos lahat kasi kami nun. Konting kwento lang po para po maintindihan ng ating mga viewers na lahat po kami na positive talaga. Pero na napuruhan po talaga yung aking pong panganay na anak. Kasi siya po ay medyo chubby at meron po talaga siyang mahina po ang kanyang immune system. At siya po talaga yung nakaranas ng bagsik, kumbaga. Hindi ko na po babanggitin dahil palalakihin pa natin yung virus na yun. Yun po yung talagang hindi ko po akalain na nung May 7, dinala po namin siya ng hospital. May 8, and then May 9, wala na po. Talaga po, napakabilis po ng mga pangyayari. Opo. As in, ako po bilang nanay, na-shock po talaga ako. As in, ako lang po mag-isa sa hospital. Buti po, tiniyagan akong bantayan ng aking anak dahil bawal pala. Pero talagang bilang isang ina, nagpumilit po ako sa doktor na bantayan ko yung anak ko dahil hindi po pwedeng walang bantay. Nakiusap po talaga ako, buti pinayagan po ako. So, thankful na rin po ako sa Panginoon dahil naalagaan ko po siya kahit 2 araw lang. Kaya napakabilis po. So, napakabilis po. Nung po mismo ikatlong araw, ikiniremate po yung anak. So, Biyernes, Sabado, Linggo, ikiniremate po siya ng sorry po. Okay lang po. Okay lang po. Kasi po talaga, nung na-chat po ako na yung Sister Jen, sabi ko, Sister Jen, baka umiyak ako niya eh. Talagang, napakasakit. Hindi ko po may paliwanag yung sakit yung problem ako ng time na yon. At shock po ako dahil ang bilis ng pangyayari. So Monday, nakarimate na nga po yung anak ko. And pinauwi po ako ng bahay. So dito kami sa bahay naka-quarantine. So, yun po, lahat ng tao talagang ilag sa amin. Ganun naman po, di ba, may discrimination. Walang dadamay sa iyong kapitbahay. Pero nariyan po ang mga kapatiran, mga kamag-anak na BND family. The Bishop Greg, talagang Pastor Kenneth, buhay pa po noon, tumawag sa amin. Sila Pastor Dexter. Ang amin po mga kamag-anak sa Canada, sa abroad. So, maraming salamat sa mga kapatiran, mga kamag-anak na umalalay po talaga sa amin. So, biruin niyo po, May 9, namatay po ang anak ko. Tapos, kinalingguhan po, kailangan naming mag-live streaming. Kailangan pong ituloy ang gawain kahit sarado po ang church. So sabi ko po kay Pastor, pwede bang magpahinga muna ako? Yung parang hindi ko po kayang mag-praise and worship.
So, ang sabi niya po sa akin, kailangan natin tumayo at magpatuloy. Meron tayong mga kapatirang nakatingin sa atin. Kaya, noon po mismong kinalingguhan, nag-live streaming po kami dito sa bahay. Kaya tuloy po yung gawain ng Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil nakapag-worship pa po ako, nakapag-praise and worship pa po ako. Hindi na po ako yun eh. Alam ko pong hindi na po ako yun. Dahil kung ako po yun, amen, ako po'y bagsak ng panahon yun. So, kalakasan na po ng Panginoon yung humawak po talaga sa buhay ko, sa buhay namin, yung pamilya. Kaya, napakabuti po ng Diyos sa amin. Hindi ko po ma-explain kung gaano yung kirot sakit na naramdaman ko po. Parang yung puso mo niwahiwa ng unti-unti. Parang ganun po. At binigyan po ako ng salita ng Diyos na kasi po talagang naroon yung ano eh, yung isip mo, yung emotion mo, naglalaban po yan. Parang wala kang kapayapaan ng panahon. Pagka nakaranas ka po ng ganyan, lahat ng regrets, lahat ng what if, mga ganon, ang ilalagay po ng kaaway sa isip natin eh, yung meron kang sisisihin, sisisihin mo ang ospital, sisisihin mo ang gobyerno, lahat po. Pero ito po yung salita ng Diyos sa akin na sa John 14, 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ay aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So ang ibinibigay ko sa inyo, huwag kang magulumihanan, huwag magulumihanan ng iyong puso at huwag kang matakot. Yun po yung salita ng Diyos sa akin dahil kami po nung anak kong si Becca, nagpalit ng cellphone. So, nung pinakang Monday po ng umaga, nag-pop po yan sa cellphone niya na verse of the day. So, kumbaga po, ginamit ng Panginoon yung cellphone niya para kausapin ako ng Diyos through His Word. Kaya totoo po yung sabi ni Sister Rachel na kung words ang nakakasakit sa atin, eh words din ang magiging gamot para amen, para maibsan yung pain na nararamdaman. Word of God, salita amen po ng Diyos. Yun din ang magiging sagot para sa ating mga nararanasan sa buhay. Amen. Kaya alam niyo po, talagang naging susi po na ginawa po sa akin ng Panginoon yung salita po ng Diyos. At yung prayer po talaga napakahalaga. Kapag humaharap ka sa ganitong pagsubok, sa ganitong sakit na nararanasan natin, naroon po yung salita ng Diyos na ibinibigay po para sa bawat isa sa atin. Para po tayo ay muling tumayo, muling magpatuloy. Kasi kung sa sarili lang po natin, hindi po natin kaya. Mananatili po tayong bagsak. Mahina po kasi tayo eh. Talaga. Bilang tao. Kaya kailangan po talaga natin ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Kailangan natin ng Panginoon araw-araw ng buhay natin. Kaya napakahalaga po ng personal nating devotion sa Kanya. Dahil sa panahon ng nandun ka sa pain, walang taong makakaintindi po talaga sa atin. Naranasan ko po yan. Kahit po kasama natin sa bahay, parang hindi po nila tayo naiintindihan sa pain na nararanasan natin. Kasi ako po nung time na yun, bigla na lang po ako umiiyak talaga. So, naaawa na po sa akin si Pastor Rodel. Hindi ko po maiwasan, hindi ko po mapigilan. Yung absence ba nung anak mo na wala na. Bigla kang iiyak na lang talaga. Na hindi mo na mahawakan, hindi mo na makausap. Talagang, nahirapan po sila sa akin nung una talaga. Kaya talagang through sa prayer po, doon po ibinubuhos sa Panginoon. Sabi nga po yung salita ng Diyos ngayong gabi, Sister Jen, the righteous cry
and the Lord hear it. Kaya totoo po yun. And delivered them out of their troubles. And the Lord nigh unto them that are of broken heart, and save it such as be a contrite spirit. Kaya, sa Diyos ko po talaga iniiyak lagi. Sa Diyos ko po talaga ibinigay yung lahat ng sakit na naranasan ko po sa pagkawala po ng aking anak. Kaya sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, meron pa bang hihigit na sakit sa naranasan kong ito? Baka po wala na. Kasi nga po, tayo bilang magulang, parang iniisip po natin na ang anak natin ang maglilibing sa atin, di ba po? So ngayon ko lang po na experience, naririnig ko lang po kasi yun. So ako po mismo naka-experience na una ko siyang inilibing. So baga po, ganun. Kaya, napakabuti po ng Diyos sa amin pong buhay na hanggang ngayon po ay nakapagpapatuloy sa paglilingkod po sa atin pong Panginoon. Kaya, ni-encourage ko po ang bawat isa na nakakaranas man po tayo ng sakit, pain, o pagsubok, kabiguan, kahit ano pong klase ng sakit yan. Isa lang po ang susi natin, lumapit po tayo sa Diyos. Amen. Dahil wala pong ibang makakatulong po sa atin, kundi po ang Panginoon lamang. Amen. Siya po ang atin pong kaibigan. Siya po ang makikinig sa lahat po ng hinaing ng ating mga puso. Napatunayan ko po yan sa akin pong buhay. Bilang mananampalataya, hindi po tayo, lagi ko pong naririnig kay Pastor Rodel, bilang isang Kristiyano, hindi po tayo bed of roses lagi. Yes. Meron po tayong mga tinik, nararaanan. Opo, totoo po yun. Yan po ang magpapatatag sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano. Kailangan po natin daanan. Paano yung mga Israelites, dinaanan nila yung disyerto, di ba po? So, ganun din po tayong mga mananampalataya. Marami po tayong dadaanan. At ang dulo naman po nun, yung promise po ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah po. Praise Amen. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po, at sa nawa po ay maging inspirasyon po sa bawat isang nakikinig ang akin ng testimony sa gabi nito. Thank you po. God bless. Amen. Amen. Salamat po, Sister Michelle. Salamat po sa inyong mga patotoo at totoo po na iyong mga testimony po natin. Ito po'y magiging kalakasan dun po naman sa mga tao, sa mga kasamahan po natin, sa mga kapatiran natin na dumaraan din po sa mga matitinding pagsubok, na dumadaan din po sa mga matitinding lungkot. Amen. That they are so desperate na hindi nila alam anong gagawin nila din sa kanilang mga pinagdaraanan. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos sa buhay nyo na kayo po ay naging matatag at mas naging nagtiwala sa ating Panginoon. Dahil alam po ng ating Panginoon ang kakayahan din po ng bawat isa po sa atin. At ginagamit po ng Diyos ang lahat ng pagsubok. Bagamat magkakaiba po ng, katulad sabi ko po kanina, magkakaiba po ng bigat yung mga pagsubok na ating mga nararanasan. Pero nananatiling tapat ang Diyos sa bawat pagsubok Amen. Na ating nararanasan. Katulad po sa binasa po natin kanina, diba? He knows our pain. God knows our pain. He sees our pain. Amen. And He hears our cry. Laging nakikinig ang ating Diyos sa lahat ng ating mga pag-iyak. At ang sabi pa dun sa verse 18, He is close to us. He is near. Amen. Napakalapit ng Diyos sa atin. Kaya lahat po ng ating mga dinudulog sa ating Panginoon, hindi po nagiging bingi ang ating Amen. Panginoon sa lahat ng ating mga pagtangis. Amen. Sa lahat ng ating mga pag-iyak. Lahat po yan ay nakikita at nararamdaman din ng ating Panginoon. Katulad ng ating mga manggulang. Amen. Kapag nalulungkot ang kanilang mga anak, ganun din po nararamdaman ng ating Panginoon. Pero mas higit ang kayang ibigay ng ating Diyos Ama sa langit. Amen. Napakaganda po ng inyong mga patotoo. Napakaganda po na inyong binahagi, Sister Michelle. Ito po yung magiging kalakasan po sa amin. Magiging kalakasan din po sa lahat ng mga kapakinig na inyong patotoo. At kayo po bilang isang ina, bilang isang babae,
ay nagiging patuloy na nagiging matatag at lagi pong nagtitiwala na sa Diyos lamang po tayo aasa. Walang iba po tayo aasahan eh, because our friends may fail us. Amen? Sometimes our husband will fail us. Pero ang ating Panginoon will never fail us, nor forsake us. Amen? Kaya po napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayong gabi. Mabilis ang oras eh. Ayoko pa sanang bitawan pa si Sister Michelle. Pero bago po tayo po magdagdag pa na ating pag-uusapan, basahin po natin ang mga comments po na ating mga kapatiran. Amen. At salamat po kay Pastor Rodel na nanonood po. Ang sabi niya, ehem, ehem. Beautiful lang wife. Proud husband. Po, maganda ang inyo pong asawa. Amen. Pastor Rodel, salamat po Salamat po sa inyong suporta sa buong BND Morong. Salamat po sa mga kapatiran na nagsishare po sa ating gawain. Amen. And hello po, Pastora Magda. Yan, sabi po niya, amen. Sister Michelle, mahirap talaga but God is so good. And He is in control. Amen. Sabi niya, claim all the promises of God. His words are powerful. Amen. Salamat po. Amen. And sabi po ni Ate Patsy, when you lost someone you love so dearly, napakahirap po talaga. It's true na nakakapag-comfort lang sa'yo is God's words and His promises. Amen. Amen. And salamat din daw po. Sabi ni Tita Rosil, God is good. Salamat po sa inyong patotoo. Amen. At salamat po Ito po, Sister Jen Balsomo. And ito po, Sister Kay, Brother Pedro. Ayan, siguro po mga kasama nyo din po sa BND Morong po ito. Sister Michelle. Opo. Sister Atay Elvina. Ko po yun. Okay po. Hello Atay po. Atay ko po yun si Pedro. Hello po. Taray, good evening po, tatay. Pedro, tama po? Pedro Marayan. Opo. Hello po. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta po sa ating gawain. Amen, amen. Salamat po, Sister Rowena. Amen. Napakaganda po ng ating Panginoon at napakaganda ng kanyang mga salita at pangako po sa atin. Amen. There are situations na katulad ng ating pambungad kanina, magkakaiba pong sitwasyon. Sometimes you are on top of the world. Amen. Pero minsan tayo po naman ay parang pasanan natin ng mundo. Pero isa lang po ang hindi nagbabago, ang Diyos. Amen. Mga salita na ating Panginoon, ang pangako na ating Panginoon, kailanman hindi po nagbabago. Amen. 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 And God remains faithful. Amen. Nananatiling tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga anak na dumadalangin, sa kanyang mga anak na umiiyak, dumudulog sa kanyang paanan. Amen. Sister Grace, ano pong maidadagdag niyo pa po? Ayun. Kanina nare-relate po ko kay Sister Michelle. Kasi di ba po, recently lang po, namatayan din po ako ng pinsan. So yung sa kanya, very ano lang din po. Parang ayun, na-realize po talaga, napakabilis lang po. Kasi malakas naman siya. Di namin alam, may sakit pala. So as Christian, talagang hindi po tayo exempted sa mga trials dito sa mundo. So talagang makakaranas at makakaranas po tayo ng mga pagsubok. Pero we are blessed dahil tayo po, alam natin na meron tayong tatay na kahit na anumang pagsubok ang pagdadaanan natin, gano'n man kabigat yung mga pagsubok na pasan-pasan po natin ngayon, anuman yung rason niyan kung bakit tayo nasasaktan, alam na alam po natin, nakasama po natin yung ating Panginoon. Kagaya po nagsabi po ninyo, God is in control. Nais lang ng Panginoon na tayo ay palaging manatili po sa Kanya, na kahit tayo nakakaramdam ng gano'n, na parang syempre po, kahit na Christian tayo, pag nagkakaroon tayo ng doubt, na nasasaktan tayo, parang pakaramdam po natin, nagkukulang na po tayo sa pananampalataya eh. Pero, ang Panginoon, kahit ganun yung pakaramdam natin, yung Panginoon, lagi niyang ino-offer yung kamay niya sa atin. So, ganyan po kabuti yung ating Panginoon. Lagi lang nag-aantay yung Lord, na lingunin natin siya. Kasi minsan, ganun, pag may problema tayo, parang nakakalimutan natin, agad na tumawag sa Panginoon. So, ang nais lang ng Panginoon na tayo mag-focus sa Kanya. Lalo na po yung sa mga hindi pa ganong nakakakilala sa ating Panginoon. Nais pong sabihin sa inyo na ating Panginoon na nandiyan lang siya palagi para sa inyo. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Na anuman po yung nararanasan natin sa buhay, talagang nandito lang siya. Sabi nga, God is near. Yung sa mga taong broken-hearted. So, patuloy lang po tayong manatili. Mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. So, sa mabuti man o masama, mabuting mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen. Yun po po yung
Amen, amen. Salamat po, Sister Grace, Mamsi. Ayan, ako naman po abang pa nakikinig ako kay Sister Michelle, no? Parang dito mo nakita kung gaano ka pinalakas ng ating Panginoon. Sometimes yun yung reason bakit natin kailangan pagdaanan. Kasi at the end of the day, that's the time that you will see and appreciate the power that you have within yourself na binigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo kasi siya, hindi mo siya mailalabas or hindi mo siya ma-appreciate up until maramdaman mo yung isa sa mga pinakamasakit na maaari natin pagdaanan. Sabi nga po natin, Sister Michelle, di ba? Naglilingkod. Alam ko for sure, never natin kinwestiyon ng Panginoon eh. But sometimes, yung mga, may mga tao, may mga kapatid tayo, let's face it, Lord, naglilingkod naman ako sa'yo. Naglilingkod naman yan. Di ba? Naglilingkod naman yung anak ko sa'yo, bakit mo kinuha? But we never question Him. Instead, sabi mo nga, Sister, kinalunisan, kinalingguhan, nagpuri ka pa sa Panginoon, tuloy-tuloy pa din. And that power that you have na nakapag-praise and worship ka pa, sabi mo nga, hindi na sa'yo yun, galing na sa Panginoon yun. Amen. Panginoon yun. Pero yung power na yun, that's within yourself na po. So, ganun po tayo. No? Doon ko siya nakikita eh. And sometimes, sabi ko nga, bakit ba kailangan mananasan ng bawat isa yung sakit na nararanasan natin? Para darating yung panahon, Sister Michelle, na nandito tayo ngayon, magkakasama tayong apat, and your greatest trial became your greatest testimony in life. Amen. And sabi nga, alam mo, sorry ah, alam ko very uso si Moira, pero napakinggan ko to kay Moira, ang ganda itong sinabi niya. You can heal even when you are hurting. Amen. And do not control yourself. If you want to cry, do it. That's part of the healing process. Hindi mo kailangan kalimutan yung mga taong nag-cause sa'yo ng pain para i-deny mo na ay, hindi ko na lang to iisipin kasi pag naisip ko to nasasaktan ako. Hindi. That will be part, a very important part of the healing process. Hindi tayo dapat mag-skip sa process, di ba? Lagi natin naririnig yan kay Pastor Ken, you just trust the process. You just trust yung proseso na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. You don't deny the fact na you are hurting. Do not deny. Do not skip. Acknowledge the pain. Diba? Parang stop pushing them away na, hindi, okay ako. Hindi, okay ako. Hindi, hindi ka okay. Hayaan ang Panginoon ang magbigay sa'yo ng comfort, and that's the time you can say that you are okay. That you can heal. That you are healing even when you are hurting. Sister Michelle, yung mga pagkakataon na kinukwento mo sa amin, yung sakit na yan, we are all mothers here. And alam ko maraming nanonood sa atin, karamihan ngayon, tatay o hindi, kahit tatay. Yun ay yata talaga isa sa pinakamasakit, ano? Yung mawalan ka ng anak, talaga naman. Kahit nga, ako nga, kahit nga po Sister Michelle natatapos sa telenovela, iniiyakan ko. Anak pa kaya? Kasi alam mo yung attachment, buhay yan eh. Galing yan sa'yo. Pero, alam mo kanina sabi ko nga, although it's easier said than done, pero kasihan tayo ng Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan. Yung pagkakataon na we acknowledge that we don't own anything. Amen. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. That's siguro the only time na kapag binawi sa atin, hindi ko rin alam at ayokong malaman yung pakiramdam. Pero ipaalala niyo sa akin kapag ayaw na, well, kapag may mga pagkakataon na ipaalala natin sa isa't isa, magpalakasan tayo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, lagi naman natin sinasabi, again, sabi ko po, easier said than done. Kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, iisipin mo na lang, hindi naman akin eh. Pinahiram lang. Salamat. Salamat, Lord. Pero okay lang yan, Sister Michelle, huwag kang humingi ng pasensya. Every time na gusto mong umiyak, buhay mo yun eh. Buhay mo yun na wala. Anak mo yun. So it's fine. That will be your healing process. So huwag po nating kalimutan maging masaya at huwag nating pagbawalan yung mga sarili natin ng umiti. Kasi iisipin natin, dapat hindi, dapat nag-grieve ako, hindi po. Kasi every day is an opportunity for us, every time na gumigising tayo, na maging testimony po yung mga na-experience natin para sa ibang tao. Yung time na yon, sabi ko, mag-anniversary na kami si Sir Jen, ni Popsi, this is our second life also. We may consider this Sister Michelle, yun ding papansin na virus na yun, na ayaw na nating bigkasin, ang buntikan na sa aming mag-asawa. Pero
sabi mo nga, during the time na we're almost on our deathbed, ayan, alam ni Sister Jenya at Sister Grace na nagpupuri kaming mag-asawa sa Panginoon. Wedding anniversary namin, naghihingalo kami, magkahawak kami ng kamay. Pero excited ako during the time, sabi ko, magiging testimony ko to. Sabi ko nga kay Brother Hardy, Sister Jen, ito yung forever na testimony na, isa sa testimony namin. Amen. At hindi Amen. Kami magsasawa ng mag-asawa na ikwento at ipagsigawan sa mundo kung gano'ng kabuti yung Panginoon. And during that time, nakita namin how powerful He is. Sabi nga ni Sister Grace, napaka-iksi ng buhay. Isang ganun lang pwede. Pero isang ganun lang din ng Panginoon, lahat ng sakit. Amen. Pwedeng mawala. Ayan. So, God bless everyone, Sister Jen. Ayan, bigay po natin yung, ano kay Sister Michelle, yung time. Sorry, medyo napahaba. Thank you po. Salamat po. Sister Michelle, kayo po, may huli pa po kayong ibabahagi. So, yun, parang katulad yan ng ano, ng pag-hurting ka, yung parang sugat natin, di ba? Binubuhusan ng agua oxinada or ano pa ba yung betadine? Betadine. O, betadine. So, masakit, di ba? Pero na nabanggit ni Sister Rachel yung healing process. Masakit, pero yun yung magpapahilom o magpapagaling. Yun din yung pain na nararamdaman natin. Yun din yung magpapagaling sa ating nararamdaman. Kaya, napakabuti po ng, lagi ko pong sinasabing, napakabuti po ng Diyos. Amen. Dahil kung wala po yung kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay, hindi po tayo makatatayong muli at hindi po tayo makapagpapatuloy lahat sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tunay nga pong marami po ano dito sa sanlibutan. Maraming pain kang mararanasan. Maraming pagsubok. At ang salita lang po ng Diyos ang talagang tatatag at mananatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya yun lang po at marami pong salamat. Amen. 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 And God knows that even when we are hurting, He has prepared the best ending. Amen. 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 Those best ending are amazing things. Amen. Amen. Because God is faithful and Amen. He remains to be faithful. Amen. Napakaganda at napakabuti. Amen. Kaya salamat po sa gabing ito. Salamat, Sister Michelle. Maraming thank salamat. Thank you. Thank you rin sa inyo lahat. Alam po namin na hindi po ito huli at kayo po ay babalik pa. Amen. Praise God. Women's Cafe Forum. Kumusta po ba? Bago po tayo magtapos sa panalangin, kumusta po ang experience nyo sa isang oras po na tayo po ay magkakasama? Noon na medyo kinakabahan pero nakakatuwa rin naman kasi interaction to eh. Hindi naman talaga totally lahat sa'yo. Maganda kasi unang experience ko to na makasalamuha kayong mga taga-Biñan. Maraming salamat. Amen. Nakakatuwa. Nakaka-overwhelm. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At hindi po ito matatapos kahit po ma-extend hanggang sa buong women's ministry nyo, buong BND Morong. Karoon po tayo ng collaboration din po. Amen. Sa ating mga programa para po sa ating mga kapatiran. Amen. Kaya, salamat po. Salamat. Umabot po tayo ng 40 live viewers. Salamat God. Sa mga nag-share. Salamat Amen. Sa mga nanood, sa mga taga-BND Morong. Salamat Pastor Rodel. Amen. Sa inyo pong suporta. Sa inyong magandang at napakaganda talaga pong may bahay, Sister Michelle. Amen. Salamat po sa inyo pong tatay at nanay, Sister Michelle. Ano po? Opo, nanonood po sila. Sumusuporta po. Eh, nakita ko po yung mga comments po nila. Nasa salamat prayer po. Mountain po si Mama. Oh, opo. Opo. Yes, nanonood daw po sila lahat doon. Hello po. Salamat po. Hello po sa mga nasa prayer mountain. Ayan, basahin ko lang po ito. Sabi po ni Sister Vilma, sa bawat sakit na nararanasan sa bawat ng bawat isa, meron tayong comfort zone at matatagpuan natin ito sa presensya nating Panginoon. Amen. Amen. Sabi naman po ni Brother Roldan, salamat po sa Panginoon. Ayan, nawala. Dahil tunay na siya po ang ating napagkukunan ng kalakasan sa buhay dahil alam po natin na tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya mahalaga po na malaman po natin ang mga salita niya. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, alam natin lagi na mas maganda ang plano niya Amen. Kaysa sa atin. Dahil alam niya ang higit na makakabuti
para sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Salamat po. Salamat, Pastora Magda. And Sister Virginia Moreno. Ayan, taga Morong. Din po iyan, Sister Virginia. Pinsan ko po. Ah, okay po. Po. Hello po. Magandang gabi, Sister. Mga tiga, ano po yan? Kamarin, ito po ba yung anak niyo po? So, same Pantaleon? Anak. Si Kambal po yan. Ah, opo. Hello, hello. Ayan. Salamat, salamat. Sister Maria Con Madeloso. Ayan, salamat po ah. Sa inyo pong malon. Sister Chona. Ayan, salamat po. Salamat po. Brother J. Espiritus. Ayan. And sister, ayan po. Sister Eva. Ayan, salamat, salamat po sa inyong lahat sa panonood. At syempre po, hindi po matatapos ang gabi ito na hindi po namin kayo mahingan ng isang panalangin, Sister Michelle, para po sa ating mga mananood. Sige po, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Yes, Lord, maraming maraming salamat po sa gabing ito, sa napakagandang gabing ito, Panginoon, na nagamit mo po ang bawat isa sa amin para po makapag-encourage ng amin po mga kapatiran, ng mga tao, Panginoon, na dumadaan sa pain, yes, sa hurting, Panginoon, sa kirot at sa kabiguan. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyo na sila po, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo na ikaw ang mag-comfort sa kanila, ang iyong mga salita, O Diyos, ang maging kalakasan nila. Amen. At sa araw-araw, Panginoon, ang kanilang mga buhay, maranasan nila, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Na ito'y pinaranas mo sa amin na ang kapayapaan ng iyong mga salita ang siyang namumutawi, Panginoon, sa aming mga labi, sa aming mga isip. At ito, Panginoon, ang nagtatayo sa bawat isa na umabagsak man kami, subalit hindi kami nananatiling bagsak. Bagkos itinatayo mo kami, Panginoon, upang kami magpatuloy sa aming mga buhay, magpatuloy sa aming paglingkod sa iyo. O Diyos, sa gabing ito, dinadalangin ko sila na nasa sitwasyon, Panginoon, na nasa pagdadalamhati, nasa sitwasyon, Panginoon, ng sakit o karamdaman man, Panginoon, nasa sitwasyon, Panginoon, na nasa paghihiwalay ng mag-asawa or nasa sitwasyon, Panginoon, ng financial crisis sa kanilang mga buhay. Tunay nga, Panginoon, sa lahat ng antas ng kanilang buhay na nararanasan ng mga failures na ito, ng mga sakit na ito, Panginoon, ikaw ang umabot, ikaw ang kanilang maging sagot sa lahat ng kanilang mga daing sa kanilang mga buhay. Tunay walang ibang kasagutan, Panginoon, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Wala kaming ibang tatawagan, Panginoon, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Kaya nga maraming salamat po sa gabing ito, tunay na napakabuti mo. Wala kaming masabi, Panginoon, kundi napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nga maging gamit mo ang Women's Cafe Forum na ito, O Diyos, through internet, through media, Panginoon, upang maabot namin ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, aming Panginoon. Kaya nga maging soul winners ang bawat isa, yes, sa amin, Panginoon. Makapag-ani kami ng mga kaluluwa sapagkat ito ang great commission ang bawat isa, yes, sa bawat isa sa amin. Yes, O Lord, maraming maraming salamat po sa inyo at pagpalain mo po si Sister Jen, Sister Rachel, and Sister Grace sa gabing ito, Panginoon, at ang buong GND family ay pagpalain mong lubos, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo. We give you all the glory and all the praise and all the honor in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Salamat, salamat, salamat po muli. Salamat, Ma'am C. Salamat, Sister Grace. Salamat po. Sister Michelle. Salamat po sa lahat ng mga nanood. At alam po namin, sa mga susunod pa po nating episode, kayo po ay nanatili na kasama po namin tuwing gabi, tuwing Webes ng gabi. Kaya, isa pong magandang gabi at masarap na pagtulog at napakabuti po na ating Panginoon sa buong oras na ating pinag-usapan. Kaya po, muli po, kita-kita po ulit tayo next Thursday. Salamat po, good night, and God bless everyone. God bless. God bless you. God bless. Ulitin.